sa inyong tanan. Welcome po sa inyong social media program na maghahatid sa inyo ng latest updates tungkol sa mga projects at good news ng inyong pamahalaan. Ako si Micaela Guerra at ito ang USWAG Pinas. Silipin natin ang mga pinagkaabalahan at mga naging engagements ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa buong buwan ng Nobyembre. Tunghayan natin yan sa Executive Review. Sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre, pinulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang gabinete upang talakayin ang kaukulang tugon ng gobyerno sa nangyaring lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Tinalakay din sa 43rd Cabinet Meeting ang iba pang agenda upang tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at problemang kinakaharap ng national government sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa sa bansa. Sa kanyang pagbisita sa Samar, nakiramay si Tatay Digong sa mga naulila ng mga sundalong namatay sa government operations laban sa mga rebelde komunista. Iginawad niya sa mga pamilya ng nasawing sundalo ang Order of Lapu-Lapu with the rank of Kalasag at iniabot ang tulong pinansyal para sa mga naulila bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga namayapang sundalo. Binisita rin niya sa Samar at Leyte ang mga sugatang sundalo at pulis na kasama sa nasabing operasyon para gawarad sila ng Order of Lapu-Lapu with the rank of Kampilan at nagbigay ng financial assistance. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagunita sa 156th birth anniversary ni God Andres Bonifacio sa tanyag na monumento nito sa Caloocan City. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Tatay Digong ang pagtutuloy ng laban na sinimulan ng ating mga bayani sa pamamagitan ng pagpapalaya sa bansa mula sa katiwalian, kriminalidad at pagsupo ng ilegal na droga. Isang welcome ceremony naman sa Malacañang Palace ang inihandog kay His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam sa opisyal na pagbisita nito sa bansa kung saan malugod siyang sinalubong ni Pangulong Duterte. Lumahok din ang dalawang leader sa isang bilateral meeting at high tea. Matapos ang pulong, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagbubukas ng 30th Southeast Asian or SEA Games sa Philippine Arena. I declare open the Southeast Asian Games for the 30th time, celebrating the Games of Southeast Asia. Mabuhay kayong lahat! Kasama ni Tatay Digong si Sultan Bolkiah na sinaksihan at binigyang pugay ang mga kalahok na atleta mula sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na pumarada sa pagbubukas ng nasabing palaro. Talagang jam-packed ang naging kabisihan ni Pangulong Duterte nitong buwan ng Nobyembre. Ano-ano pa kaya ang mga pagkakaabalahan ng ating Pangulo ngayong buwan ng Kapaskuhan? Siyempre, tumutuklan dito para sa ilang good news mula sa inyong gobyerno. Bago kami magpaalam, huwag niyo po kaming kalimutang i-follow sa aming RTVM Facebook and YouTube pages. At para sa mga karagdagang impormasyon, punta lang kayo sa www.rtvm.gov.ph. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode. Tandaan, makialam at maging updated sa mga proyekto at polisiya ng ating gobyerno. Ako ang inyong lingkod, Micaela Guerra, at ito ang USWAG Pinas.